Salamat po at sabay-sabay po natin i-recite our Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, in Jesus Christ, His Son, our Lord, was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried, descended into hell, the third day rose again from the dead. He ascended into heaven and sits on the right hand of God, the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Tayo po ay manalangin sa umaga pong ito. Paunahan po tayo ni Brother Jess. Good morning po sa inyong lahat. Tayo po ay manalangin. O Diyos namang nasa langit, amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ngalan po ng iyong bugtong na anak ng si Jesucristo, lumalapit po kami sa iyong banal na harapan, Lord, upang muli kang purihin at sambahin. At sa aming pagharap sa iyo, Panginoon, digin niyo po ang aming mga dalangin. Ipuhin mo ang bawat isa sa amin upang sa pagharap namin sa iyo, Panginoon, maging kaakit-akit kami sa iyong paningin sa pagharap namin ito ay naway mapatawad niyo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Tunay nga, Panginoon, na kami ay nagkasala. Salamat po, Panginoon, sa paglilinis mo sa lahat ng aming mga kasalanan at sa lahat ng aming karumihan. Kaya sa oras pong ito, Panginoon, malaya na po kami makakalapit at makakahingi muli sa iyong banal na trono ng biyaya at awa. Ama, at sa kataas-taas ng Diyos, sa ngalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo, lumalapit kami sa iyo, Panginoon, upang ilapit sa iyo ang gawain ito na way paglapit namin sa iyo, Panginoon. Hipuin mo ang bawat anak mong inaririto upang patuloy bawat isa, upang patuloy namin maranasan ang iyong pag-ibig, patuloy namin maranasan ang iyong kalwalhatian. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan na patuloy mong ibinibigay sa amin upang mapaglabanan namin ang lahat ng anumang gumugulo sa aming mga puso at ganun din sa mga anak mong dumadanas ng mga ng sakit, kahirapan, problema, maging sa physical, emotional, lalo-lalo na po sa spiritual, Lord. Turuan mo kaming maglingkod sa iyo ng buong puso, sa isip, sa salita at maging sa gawa. Ama, sa oras pong ito, patuloy po namin itinataas sa iyo ang lahat ng mga lingkod mong naririto at sa mga anak mong gagamitin mo sa araw na ito, Lord, at sa banal mong harapan. Bigyan mo po sila ng bawat isa ng kalakasan, karunungang umawit, karunungang manghatid ng iyong mga salita at dakila mong pangalan ang siyang aming masamba at mapaglingkuran. Ipuhin niyo po ang mga anak mo magdadala ng iyong salita. Itago mo po sila sa iyong likuran at sa banal mong espiritu ang manguna, lalo na pagsisilbahan ka namin sa napakaigsing araw ng mundong ito at maging natitirang araw sa aming buhay. We commit to you, God, the days you give us, let your will be done in our life. Hayaan mong ikaw lamang ang aming ikaw lamang, Panginoon, ang aming mapaglikuran. Salamat po, Panginoon. Sa iyo lamang po, Panginoon, pinapalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Eh, maraming salamat po. At sabihin niyo po muna sa katabi niyo, Merry Christmas! Salamat po sa Panginoon at narito po tayo sama-sama magpuri at umawit sa Panginoon Diyos. Isa po po natin palakpakan ng Panginoong Diyos at tayo po ipaunahan ni Brother Emyad sa ating worship today. Kahapon pa yan. Isan po ay maganda at pinagpala umaga sa ating lahat. Amen.
Konting araw na lang po, magpapasko na. Amen. Merry Christmas po, Church. Happy Holidays po, Church. Pero parang di pang Christmas yung ano natin. Parang lungkot natin. Church, misan pa. God is good. God is good. Di ba dapat ang sagot all the time? God is good. All the time. Misan pa, God is good. Amen. This morning, we will celebrate the goodness of God. For the Lord is good. And the Lord is goodness himself. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Palakpakan po natin ang Diyos sa ating pinagsisilbihan. I lift my voice. Hey. I lift my praise to you. I lift my hands. I lift my worship to you. And I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. I lift my voice. I lift my praise to you. I lift my hands. I lift my worship to you. And I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. We declare I lift my voice. I lift my praise to you. I lift my hands. I lift my worship to you. And I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away. Still my song to you remain. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away. Still my song to you remains. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away. Still my song to you remains. Will I adore? Only you. Misan pa. I lift my voice. Yes, we do, Lord. I lift my praise to you. I lift my hands. We lift our worship to you. And I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Oh, we declare, I lift my voice. I lift my praise to you. I lift my hands. I lift my worship to
to you, and I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my song to you remains. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my song to you remains. Only will I adore, only you will I adore, only you. Now this morning, we will keep making a declaration. We'll keep expressing the love that we have for the Lord Himself. Oh, I love you always. Yes, I love you always. Oh, I love you always. Oh, I love you always. Oh, I love you always. Yes, I love you always. Oh, I love you always. Oh, I love you more than I can say. Yes, I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Yes, I love you more than I can say. Oh, I ever I will sing, only you will lift the praise. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, let them fade. Still my song to you remains. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my song to you remain. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, let them fade. Still my song to you remains.
wala at all. Only you wala at all. Only you wala at all. Muli po tayo namawit sa ating Panginoon sa umagang ito. And let's always be reminded that the birth of the Lord is one of God's expression of His undying love, His greatest love, His unconditional love, His unfathomable love, a love that can never be measured, a love that can never be described. It's just the love of the Lord. So this morning, habang patuloy tayong napapalapit sa araw ng Kapaskuhan, let us keep singing of the love of the Lord. How beautiful is this love? You would lay down your crown. Surrender your throne in heaven so that I could be found. How awesome is this love? You would conquer the grave. A love that can move the mountains, yet knows me by name. How beautiful. How beautiful is this love? You would lay down your crown. Surrender your throne, O God. Surrender your throne in heaven so that I could be found. Just how awesome. How awesome is this love? You would conquer the a love that can move the mountains, yet knows me by name. It's unbreakable. It's undeniable. Nothing will ever separate. Oh, none can separate us, Lord. Your love is high than the skies above. Your love is wider than your love is deeper. It's the greatest of all. Your love. Your love is higher than the skies up above. Greatest of all.
love, you love, you love. We sing how beautiful. How beautiful is this love? You would lay down your crown, surrender your throne in heaven so that I could be found. How awesome is your love? How awesome is your love? You would conquer the grave. A love that can move the mountains, yet knows me by name. Oh, how beautiful. Lord, how beautiful is this love? You will lay down your crown. That's what you did, Lord. Surrendered your throne in heaven so that I could be found. Sing, how awesome. How awesome is this love? You would conquer the grave. A love that can move the mountains, yet knows me by name. How unbreakable. It's it's undeniable. Nothing will ever separate us. Lift it up. Your love is higher than the skies up above. Your love is wider than what I can dream of. Your love is deeper. It's a greatest of all. We sing about your love. Your love is higher than the skies up above. Your love is wider than what I can dream of. Your love is deeper. It's the greatest of all. Your love, your love, your love. Your love is higher than the skies above. What I can dream of, your love is deeper. It's the greatest of all. We shout it out, the greatest of all. The greatest of all. Your love, Lord. Sing about your love. Your love, your love. Holy are you, Father. A love like no other. So vast, like the universe, is your love, oh.
holy are you, Father. A love like no other, so vast like the universe. Is your love holy? Are you, Father, a love like no other, so vast like the universe? Is your love holy? You are holy. Are you, Father? That's who you are. A love like no other, so vast like the universe. Is your love, is your love, is your love, your love is higher than the skies up above. Your love is wider than what I can dream of. Your love is deeper. It's the your love. Your love is higher than the skies up above. Your love is wider than what I. It's the greatest of all, the greatest of all, the greatest of all. Father, we thank you for this wonderful morning, for the constant reminder of just how wide, how deep, how awesome, how great your love is, oh God. Lord, we thank you for bringing us here together that we may encounter you once again through worshiping you, through prayers, through your words, oh God. Lord, we thank you for this grace of love, oh God, that's always available for all your children, oh God. We thank you for we know that you are in our midst, you are in our presence, Lord God. Your presence is amongst us, oh God. You are here with us, Lord God, in our midst, oh God, working wonders. As we listen to your word, as we pray, as we sing of your love, your goodness, and your glory, O God. Lord, minsan pa po, Ama, ay tanggapin niyo po ang aming alay na pagsamba at pasasalamat sa ngalan lamang ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Salamat po. Tayo po ay manalangin bago po tayo makarinig ng salita ng Diyos sa araw po na ito. Even yung mga bata sa likod, let's pray together. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa umaga pong ito. Patuloy naming pinagkakatiwala sa inyo ang araw na ito. As we listen to your word, Panginoon, patuloy kami humihingi ng kapatawaran, kalinisan sa aming mga puso, Panginoon, sa pagkakataon na ito, pang kami ay maging pagpapala, upang kami ay maging daluyan ng mga salita, Panginoon Diyos. Salamat, O Diyos, nawa bigyan mo kami ng katagumpayan sa pakikinig ng iyong mga salita. Buksan mo ang aming mga puso at isipan, Panginoon, na sa gayon ay tuwira naming marinig ang mga salitang ito, Panginoon Diyos. Gamitin mo ang iyong mensahero na gagamitin sa araw na ito, Panginoon. Itago mo po siya sa iyong likuran at walang ibang maitaas kundi ang pangalan mo lamang, O Diyos. Salamat sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat. Ito pa ang aming panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay makakarinig muna ng salita ng Diyos na ibibigay sa ating pagbasa ni Kuya Jansel.
Let's read Joel chapter 2, verse 28 to 32. Ang araw ni Yahweh at ang kanyang espiritu. Verse 28. Pagkatapos nito, ipagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipahahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mga mensahe. Magkakaroon ng mga panaginip ang inyong matatandang lalaki at makakakita ng mga pangitain ang inyong mga kababatang lalaki. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu maging sa mga ilipin, lalaki man o babae. Magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Ang araw ay magdidilim at ang buwan ay pupulang parang dugo. Bago dumating ang dakila at nakakatakot na araw ni Yahweh. At sa panahong iyon, ang lahat ng hihingi ng tulong kay Yahweh ay maliligtas. Gaya ng kanyang sinabi, may ilang makakatakas sa bundok ng Zion at ang aking mga pinili makakaligtas sa Jerusalem. Amen. Salamat po Kuya Jansel sa pagkabasa po ng salita ng Diyos. Yan po yung ating sermon ngayon. Pakibasa po natin yung title. Kapag nasa atin ang Espiritu ng Diyos. So, gaano po kasarap yung inyong, I mean, yung naranasan nyo na yung Holy Spirit ay nagmanifest o nagwork sa buhay ninyo? Ibang feeling po ito eh. Hindi mo kayang i-explain. Tama po ba? Now, when you experience yung Holy Spirit sa buhay mo, you will do yung great things. Na sa tingin mo, hindi mo kaya o sa tingin mo imposible, pero when you ask the Lord na tulungan ka o ilid ka ng Holy Spirit, naranasan mo ito and pag naranasan mo ito, halos yung parang buong pagkatao mo ay pakiramdam mo talagang parang ano, sobrang puspos. Amen po ba? So tingnan natin, kapag nasa atin ang Espiritu ng Diyos o kapag tayo napuspos ng Espiritu, ano yung magagawa natin? Ano yung kaya natin gawin o ano yung mangyayari? So sa binasa po ni Kuya Jansel, sa mga may cutie po, ngayong Sunday po yan, sa next slide po, sabi po dyan sa verse 28, pagkatapos nito, sabi po dyan, ipagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao, ipahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mga mensahe, magkakaroon ng mga panaginip ang inyong matatandang lalaki at makakakita ng mga pangitain ang inyong mga kabataang lalaki. So makikita po natin, marami pong patotoo sa Biblia, makikita po natin o mababasa po natin, kapag ang isang tao po ay napuspos o nasa kanyang espiritu ng Diyos, magagawa niya po yung mga imposibleng bagay, nakahanga-hanga. Kagaya po, kung remember po yung story ni Joseph, kahit na siya ay naging alipin sa bahay ni Potiphar, mababasa natin yun yung word na nasa o sumasa kanya ang Diyos. Sumasa kanya ang espiritu ng Diyos. So makikita natin, kapag nasa atin ang Espiritu ng Diyos o kapag ito ay nag-fall sa atin, mararanasan natin yung mga kahanga-hangang bagay. Una po, tingnan natin dito. Kapag nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, maipapahayag mo ang hiwaga ng mensahe ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay mahiwaga. Di ba po? Pero kapag nasa iyo ang Holy Spirit and when you ask yung help ng Holy Spirit, hahayag mo ito, may kakaya mo itong i-deliver, or I mean, i-share sa ibang tao. Maipapahayag mo yung hiwaga ng mensahe ng Diyos. Kapag nasa iyo or sumasa iyo ang Espiritu ng Diyos. Kung mapupuna po natin, sa binasa po ngayon, yung pagkakaloob dito ng Espiritu ng Diyos ay naiiba po kaysa sa naunang mga aklat ng Lumang Tipan. Kasi po, sa aklat ng Lumang Tipan, may mga certain people lamang yung kinagkakalooban ng Holy Spirit. Mga selected people para doon sa mga selected na ipapagawa sa kanila ng Diyos. Sa mga reader po dyan ng Bible, sa mga pagkukyuti po natin, makikita natin sa mga previews ng mga ilang kabanata sa Bible, hindi lahat ng tao ay mababasa mo doon ay tumanggap ng Holy Spirit. Ibig sabihin, mga selected people lang. Pero dito, sa sinabi dito ni Propeta Joel, sabi dito sa verse 28 na binasa ko kanina, pagkatapos nito, ipagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Sabi po dito, ipahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mga mensahe,
Magkakaroon ng mga panaginip ang inyong matatandang lalaki at makakita ng mga pangitain ang inyong mga kabataang lalaki. So sinasabi po dito na ipagkakaloob ang Espiritu ng Diyos sa lahat ng tao. So hindi po, gaya nung sinabi ko kanina, di katulad dun sa mga naunang aklat sa Lumang Tipan, piling tao lamang yung pinagkakalooban ng Espiritu ng Diyos para po sa piniling tungkulin para po sa Kanya. So, sa Lumang Tipan po, maraming naitala po doon na pagpuspos ng Espiritu, as I said nga po kanina, hindi po sa lahat ng tao. Sabi po dito, kung mababasa po natin yung mga judges po na ating previous cutie, tsaka sa mga iba pa, ang Espiritu ng Diyos ay na kay Jose. Binanggit po yun doon sa aklat po ng Genesis, na kay Josue, nasa hukom na si Otniel. Di ba mabasa natin doon, sumaka niya ang Espiritu ng Diyos. Kay Gideon, kanina pa po, kay Jephthah, yung mga nakaraan nating mga judges po na ginamit ng Diyos. And kay Samson, kay Saul, at kay David, at marami pa pong iba. So makikita natin dito, next slide po. So yun, tama. Ngunit dito, ipinakita ni Joel o ni Howell ang dakilang bagay. Nakita ni Howell ang maliwanag na bagong tipan. Nakita niya po kasi siya po ay isang propeta. So nakita ni Howell, dito sa kanyang prophesize dito o sa kanyang sinabi dito, nakita ni Howell yung maliwanag na bagong tipan na ang Espiritu ay pagkakaloob sa lahat ng tao. So ang katuparan po nito ay nagsimula sa New Testament po sa araw ng Pentecostes, sa aklat po ng Gawa chapter 2. Sa araw po ng Pentecostes na kung saan yung mga alagad ay nagtipon sa isang bahay habang naghihintay sa Jerusalem ng pagbaba ng Holy Spirit. Ibig sabihin, ito ay after ascension na ng ating Panginoong Hesukristo. Na bago siya umakyat sa langit, sabi niya, magstay kayo sa Jerusalem, hintayin ninyo yung banal na Espiritu na ipapadala ko. Kaya itong sila Peter, yung the rest ng mga alagad at yung iba pang mga kasama nila ay nagstay sa isang bahay para hintayin po nila yung pagbaba o pagdating ng banal na Espiritu. So nangyari po ito sa araw ng Pentecostes, gaya ng ipinangako ng ating Panginoon. So tingnan po natin sa Aklat ng Gawa, chapter 2, 1 to 4. Sige po, ayun po yung sinasabi dyan. So basahin po natin ng sama-sama. Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin. At napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. So makikita po natin dito, nung dumating yung banal na Espiritu, ibig sabihin yung mga alagad ni Jesus and yung mga dares pa niya na mga tagasunod na nagstay doon sa bahay na yon ay napuspos ng Espiritu at nagsimula silang magpuri sa Diyos nang sa pamamagitan ng iba't ibang wika. So ibig sabihin, any language mo, anuman yung nation mo, when you hear yung time na yon, maiintindihan mo. Kaya magtataka ka, sila ay mga Hudyo tapos ako ay ibang lahi, pero bakit naiintindihan ko yung sinasabi nila? Intindihan po natin. Iyon ay dahil sa pagpuspos ng banal na Espiritu. Lahat ng mga wika ay nawika nila nung pagkakataong ito. So ang Jerusalem, nung pagkakataong yun, dahil araw nga po ng Pentecostes, masyadong maraming tao. As I said po kanina, kasi ito yung pista or araw ng Pentecostes. So sa pagkakataong yun, meron po doong mga debotong Hudyo na nasa Jerusalem, na nagmula po sila sa bawat bansa sa buong mundo nung pagkakataon po na yon. So nung marinig nila yung ugong, di ba kanina po may narinig na ugong, bumaba, nagdatingan yung maraming mga tao. Bakit kaya? Dahil namangha sila sapagkat yung mga alagad ay nagsasalita sa wika ng mga nakikinig. So imaginein po natin ano, halimbawa, ibang lahi ka, pero that time, naiintindihan mo yung sinasabi nila kahit iba-iba po. So namangha ang mga tao na nakapagsalita ang mga alagad sa wika nila ng tungkol sa ampo, sa kahanga-hangang ginawa ng Diyos. Pero sa pagkakataong iyo, may mga ilan din pong nagsabi ng pakutya. Sabi niya, lasing lang yung mga yan. Sabi po ng mga nakarinig.
Kaya ano pong ginawa ni Pedro? Kaya tumayo si Pedro at nangaral sa Gawa chapter 2, 16 to 21. So basahin po natin. Sige po, let's read together. Ang nakikita ninyo'y katuparan ng ipinahayag ni Propeta Hobe. So yun na po yung kaninang binanggit ko, na ipinakita niya yung katuparan sa bagong tipan. So ito po yun sa Gawa chapter 2. Ang nakikita ninyo'y katuparan ng ipinahayag ni Propeta Hobe. Let's continue, verse 17. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko ang aking spirito sa lahat ng tao. Ipahahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Sa panahong iyon, sa verse 18 po, meron po sa verse 18, sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking spirito sa aking mga alipin, maging lalaki at maging babae, at ipahayag nila ang aking mensahe. Magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at mga himala sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Ang araw ay magdidilim, ang buwan ay pupulang parang dugo bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. At sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas, sa verse 20. So ikita natin yung comparison dun sa Joel na binasa natin kanina at saka dito sa Acts chapter 2. So yung sinasabi sa propesya ni Joel ay nangyari. Amen po ba? Naganap po nung panahon na ito ng Pentecostes sa book po ng Acts. So makikita po natin diyan na next slide po. Ang pangako na ito ay para sa iyo at sa inyong mga anak. Nabasa po natin diyan sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng Panginoong Diyos. So next slide po, ang banal na espiritu ay ibinigay sa atin. Binigay po sa atin para ano po? Nang sa gayon, makilala pa natin ang lubusan, sino ang Diyos. At malaman kung paano sumunod sa Kanya. So yung Holy Spirit ang naglilid sa atin to know more God at kung paano tayo susunod sa ating Panginoon. So next po, ang madalas yung banal na espiritu ay nangungusap sa atin. Sa ating mga isipan, sa pamagitan po ng pagbibigay sa atin ng mga kaisipan na same with God's mind or thought. Amen po ba? So kapag kumilos ang banal na espiritu sa atin, magkakaroon tayo ng kaisipan na same thought ng ating Diyos, same mind ng ating Diyos. Next po, o kaya naman, gagabayan tayo ng banal na espiritu na gawin ng isang bagay o sabihin ng isang bagay o mag-isip ng mga bagay na naayon sa kalooban ng Diyos. Next po, kapag ang banal na espiritu ay kumilos, mababagabag ang ating kalooban o ang ating puso. When the Holy Spirit's work, you will be touched. At talagang magmamanifest ito at sigurado kapag nag-manifest siya, tinouch ka niya, makikita mo yung agad na pagkilos mo. Kasi ang gumawa nito is not you. The Holy Spirit who works in you. Amen po ba? Kaya minsan, magugulat tayo. May isang bagay parang nakita mo, pero nagugulat ka na lang. Minsan, tawag dito, iniisip mo siya, iniisip mo yung bagay na yon, pero when you approach yung somebody or when you are rich in that place, kung ano yung nasa isip mo, minsan, yun yung nangyayari. Kasi sometimes ahead, pinapaalam na sa'yo ng Diyos kung ano yung kalooban niya, kung ano yung nais niya na gawin natin. Amen po ba? So kapag ang Holy Spirit ay nag-work sa'yo, talagang mababagabag ang iyong puso. Matatouch po ang inyong puso at magre-result po ito ng agad na action at makikita natin yung kahangahangang gawa ng Diyos. Sa Gawa 2:37, basahin po natin. Sabi po dyan, nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito, kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? At that time, nung mag-sermon si Pedro, nung bumaba ni Holy Spirit sa kanila, parang ipinangaral ni Pedro yung mga kahangahangang ginawa ng Diyos. Kaya yung mga nakarinig ay nabagabag yung kanilang kalooban at nagtanong sila, ano po yung dapat naming gawin? Sila mismo nagtanong, ano yung dapat namin gawin para kami ay maligtas? Ano yung dapat namin gawin para sumunod sa Panginoon? Ano yung dapat namin gawin upang maging alagad niya kami?
So makikita po natin dito, next po, kapag nasa atin ang Espiritu ng Diyos, may papahayag natin ang mensahe ng Diyos sa madaling salita, magiging saksi tayo ni Jesus. Magiging saksi tayo ni Jesus. Sa Gawa 1:8, tingnan po natin. Sabi po dyan, let's read again. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. So next slide po. So makikita natin dyan, nais ng Diyos na maging saksi tayo ni Jesus. Ipatotoo natin si Jesus sa ating ano po, Jerusalem, yung ating mga pamilya po, yung buong Judea, sa mga kalapit natin, sa community natin, and Samaria, sa ating bansa, and the rest outside of our country. Amen po ba? Yun yung ating Jerusalem, Judea, Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Amen po? So, nais ng Diyos na maging saksi po tayo. And this December po, di ba, nag-evangelism po tayo. So talagang napakabuti po ng salita ng Diyos. Kagaya po yesterday, nag-evangelism po tayo doon sa lugar ng Tumana. We are all thanking po sa goodness po ng ating Diyos dahil naging matagumpay po ang gawain na ito kahit na yung weather is not good. Palakpakan po natin ng Diyos. Diba? Nakita natin kahapon, kaya nga sila Brother Jess, kaya Bernie na una nagdala ng napakalaking tent na hiniram daw kay Nanay Rita. So thank you po. So naka-prepare lang siya pero God is good, hindi bumuhos ang ulan. Naka-ready lang. So makikita natin dito, though yung situation is uncontrollable, kasi pag bumagsak yung ulan, mahirap. Yung mga instrument, mababasa, maaring hindi makapagkanta yung mga music team dahil maaring gitara na lang, walang drum. So uncontrollable po yung situation. Pero naging maayos po ang lahat sa biyaya po ng Diyos. At sa gabay ng banal na spirito, purihin ang ating Diyos. Amen po. Palakpakan po muli natin ng Diyos. So ipanalangin na lang po natin na nawa po yung mga puso ng bawat nakarinig nung ebanghelyo po doon kahapon ay maging matabang lupa po sila na kung saan lalago para sa kaharian at kaluwalhatian ng Diyos. Amen po ba? So matagal na panahon na hindi nakipag-evangelize, pero makikita ninyo, hindi maguloy mga bata. God prepare yung situation. Amen? Maayos. Kumbaga walang distraction sa paligid. Napansin po nung mga volunteers, mga staff kahapon. So smooth sailing po yung nangyari. So walang any distraction, walang any ano ba yan, ganun, wala. So talagang ang Diyos ay kumilos. Ang Holy Spirit ay nilid po para maging matagumpay ang evangelism po na ito. So mamaya po, 4 p.m., patuloy po nating ipanalangin yung evangelism po dito sa ating church na ang bawat kaluluwa po na umupo dyan o dumalumamaya, mapuspos po ng banal na spirito. At yung mga gagamitin ng Diyos ay, ano po, palakasin pa po lalo ng spirito ng ating Diyos. So patuloy po tayong manalangin para po mamaya. So continue po tayo. Kapag nasa atin po ang Espiritu ng Diyos, sige po, yan, thank you, maipapahayag natin ang mensahe. Maipapahayag natin ang mga kahangahangang ginawa ng Diyos. Ano po yun? Napakarami na mga kahangahangang ginawa ng Diyos. Amen po ba? Jesus naparito sa langit, ay mula sa lupa naparito, namatay sa krus, muling nabuhay, umakit sa langit, muling babalik. Ito rin ay kahangahangang mensahe. Amen po, maipapahayag natin yung mga kahangahangang ginawa ng Diyos, mga kahangahangang ginawa ni Jesus, may papayag natin ang krus at ang ebanghelyo ni Jesus. So, hingi natin ang leading, ang tulong ng banal na spirito para magawa po natin ito. So, next po, kapag nasa atin ang spirito ng Diyos, ay magkakaroon po tayo ng masidhing pagnanais na ipahayag ang ebanghelyo ni Jesus. Na para bang ito ay isang masarap na pagkain na gusto mong balik-balikan. Amen po? Yan, kapag napuspos ka ng Holy Spirit, meron ka talagang ano, strong desire na gustong-gusto mong i-preach yung gospel of Jesus Christ o gustong-gusto mong i-share si Jesus na parang ang sarap ng pagkain, gustong-gusto mong balik-balikan. Di ba? Pag may pagkain na masarap, gusto nyong balik-balikan. Diba? Yung mga anak ko nakatikim ng tokoyaki, parang ulit-ulit gusto nila tokoyaki. Tapos pag nababanggit yung salita nun, tinatatakam sila. Alam niyo mga ganon? Pag may masarap na pagkain, gustong-gusto nating balik-balikan. At ano po, kasi bakit? Nanunuot yung sarap nito sa ating buong katawan. Sa ating mga kasukasuan at maging sa ating buong pagkatao. Ganun din po.
Kapag masidi po tayo at napuspos po tayo ng banal na spirito, magiging same thing po, gaya po nito na parang ang sarap ng pagkain, na ito na balik-balikan. So ibig sabihin, gustong-gusto mong i-share si Jesus na hindi ka mapakali, na hindi ka makapag-share. Kapag the Holy Spirit ay napuspos po tayo, and when you ask the Lord, napuspusin tayo ng banal na spirito. So pangalawang bagay po, kapag nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, anuman ang iyong katayuan, gagamitin at palalakasin ka ng Diyos. Amen po? Ulitin po natin, kapag nasa iyong Espiritu ng Diyos, anuman ang iyong katayuan, gagamitin at palalakasin ka ng Diyos. Sa Hobel chapter 2 verse 29, tingnan po natin, let's read together. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking Espiritu maging sa mga alipin, lalaki man o babae. Napakabuti po, di ba? So nangyari yung propesya ni Joel, na nakita niya yung isang vision na nangyari sa bagong tipan. Nang bumaba yung Holy Spirit, and even mga alipin, lalaki o babae man, when they ask yung Holy Spirit, God will pour it out. Amen po. Ano man yung ating katayuan, next slide po. Kapag bumaba sa iyo ang Espiritu ng Diyos, gagamitin at palalakasin kaya. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, hindi ako karapat dapat, hindi ko kaya. Amen po. Kasi the Holy Spirit will work in you. Basta ito po ay hingin natin sa Diyos ng buong puso. Next po, walang pinipili ang banal na Espiritu ng gusto niyang gamitin. Wala siyang pinipili. Kaya kanina, alipin ka man, babae o lalaki ka. So walang pinipili ang banal na Espiritu ng gusto niyang gamitin. Basta hiningi mo ito sa Diyos ng buong puso at nais mong tanggapin ito para sa kaharian ng Diyos, tatanggapin mo ito mula sa Diyos. Basta hiningi mo siya ng buong puso. Kapag hiningi mo ang gabay ng banal na Espiritu, tatanggapin mo ito, ibibigay ito ng Diyos. Lalo na kung ito ay nais mong gamitin para sa pagbabahagi ng kanyang salita. Lord, mahina po ako, kailangan ko po ng kalakasan, ng wisdom para po ibahagi ka. Tulungan niyo po ako. Ang banal na Espiritu mo po ang bigay sa akin ng karunungan. God will give it sa bawat humihingi sa Kanya. Halimbawa po, Lord, hindi ko po kaya, pero alang-alang sa pangalan mo, nais ko po itong gawin. Magagawa ko po ito sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Next po, anuman ang iyong katayuan, sino ka man, bata ka man, young people ka man, wala ka mang pinag-aralan, wala ka mang karanasan, anuman yung nakaraan mo, kapag hiningi mo sa Diyos yung Holy Spirit para ito ay gamitin mo mightily para sa kanyang kaharian, palalakasin ka ng Diyos at lalo sa pagpapalago ng kanyang kingdom. Kaya as I said po kanina, kahit bata ka, kabataan, mga magulang, lolo, lola ka man, may kakulangan, may kapansanan, may sakit, ano man po, kapag hiningi mo sa Diyos ang pagbaba ng kanyang Espiritu para sa kanyang kaluwalhatian, ipagkakaloob po ito ng Diyos sa iyo. Halimbawa po, sino ang mas gusto ninyong bigyan ng regalo? Halimbawa po, may gusto kayong bigyan ng regalo. Anong sino po yung gusto ninyong bigyan? Yung gustong tumanggap o yung ayaw tumanggap? Siyempre, ang gusto ninyo ay yung gustong tumanggap. Ganun din. Ipagkakaloob ng Diyos ang banal na Espiritu sa sino mang humihingi at gustong tumanggap nito. Amen po. Para gamitin ka ng Diyos para sa kanyang kahangahangang mga paggawa. So next po, ganoon din po. Ang Diyos ay nais ibigay ang kanyang Espiritu sa sino mang nais tumanggap nito. So ang Espiritu ng Diyos ay handa niyang ibigay sa sino mang humihingi nito ng buong puso para sa kanyang kaluwalhatian, karangalan, at sa ikalalago ng kanyang kaharian dito sa mundo. Next po, kapag ikaw ay napuspos po ng banal na Espiritu, ikaw ay magiging tagapangaral. Padaliin natin para sa mga bata, tagapagkwento. Yeah, tagapangaral o tagapagkwento ng magandang balita ng pag-ibig ni Jesus. Yung gustong-gusto mong ikwento ang tungkol kay Jesus. Gustong-gusto mong ipangaral ang tungkol kay Jesus. Yung parang kadikit na siya ng buhay mo, na may makatabi ka lang sa jeep, may makapila ka lang, alam mo yon, parang ano, gustong-gusto mo na agad mag-share. Amen po ba? Because yung Holy Spirit is in you, works in you, manifest in you. So sa atin pong conclusion, let's review po yung dalawang bagay. Kapag nasa atin ang Espiritu ng Diyos, may papahayag mo ang mensahe ng Diyos. Kaya hindi pumalaga kung may pinag-aralan ka. If you ask the Holy Spirit to give you wisdom, God will give it to you. May papahayag mo ang mga kahangahangang ginawa ng Diyos
sa tulong ng banal na Espiritu. Kahit wala ka pong sapat na kakayanan na magawa ito, ano po mangyari, yung kapangyarihan po ng Espiritu ng Diyos ang gagawa nito para sa iyo. Ikaw ay magiging tagapagsalita ng Diyos upang ipatotoo ang kanyang kahangahangang ginawa. Ang sarap po, di ba? Magiging tagapagsalita ka po ng Diyos. Magiging speaker ka niya, magiging mouthpiece ka niya, magiging ambassador ka niya. Amen po ba? And next po, kapag nasa atin ang Espiritu ng Diyos o kapag nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, anuman ang iyong katayuan, gagamitin at palalakasin ka ng Diyos. Kaya kung nisip mo, Lord, gusto kong gawin tong bagay na to, pero hindi ko kaya, mahina ako, wala akong sapat na kakayanan, kulang ako sa resources, ask the Lord, ask the Holy Spirit. He will help you. He will give you. Sabi po dito, palalakasin ka ng Diyos, ng kanyang Espiritu, upang maipahayag mo, maipatotoo mo si Jesus sa ibang tao. Ikaw ay magiging ano po, saksi ni Jesus, ikaw ay magiging tagapagsalita ni Jesus ng kanyang magandang balita. Amen po. Kaya all impossible thing kaya po natin gawin if we ask the, our God to give us yung Holy Spirit niya. Amen po. Ngayon po, nais ko po na kayong lahat po as habang nakaupo, gusto ko po ipikit ninyo yung mga mata ninyo. Sa pagkakataong ito, damin po natin ang napakasarap po na mensahe na ito ng Diyos. And even as our worship team, sing po ang awit na Paul, hayaan po natin na Lord, as we hear itong awit na to, may I invite po yung mga music team, pikit lang po tayo. Even hindi natin alam yung lyrics, so alam natin yung lyrics, let's sing ng buong puso sa pagkakataong ito, and minsan pa, hayaan mo yung Holy Spirit mangusap sa'yo. At ito ay mangungusap sa'yo ngayon din. Manatili lang po tayong nakapikit. Please remember yung goodness ng Diyos sa buhay po natin. If you want to cry out to the Lord because the Holy Spirit leading you, huwag nating pigilan yung ating sarili. Actually po, last night, I already listened po yung message po na yan. And I cried so much sa harap po ng Diyos. Kasi talagang naramdaman ko kung paano po ang Diyos, ang Banal na Espiritu niya, kumilo sa aking buhay. So ganun din po, let's feel yung message ng Diyos sa umagang ito. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and see your Spirit come in power, your love unfolding, gifts from heaven. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and feel your precious breath of heaven. Your all-consuming love. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life that I may live for you, my Lord. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit, patuloy ka na kumilos, gumawa sa kalagitnaan po namin sa umagang ito. Hayaan mo, Banal na Espiritu, ng bawat isa sa amin ay kausapin mo. Pumasok ka sa bawat isa sa amin sa pagkakataong ito. Mangusap ka, O Diyos, sa
Salamat sa iyong banal na Espiritu na patuloy na ipinapadala sa amin upang kami ay palakasin, gamitin at bigyan ng kapangyarihan to speak, to witness yung goodness mo sa buhay namin. Ipatotoo yung kabutihan mo, O Diyos, sa buhay din po ng ibang tao. Lord, kung paano ka po nag-speak sa puso ng bawat isa ngayon, hayaan mo, Panginoon, na ito ay patuloy na mag-manifest sa kanilang buhay, sa kanilang mga puso, O Diyos. At patuloy, Lord, tulad ng isang masarap na pagkain, O Diyos, palagi namin hanapin, Panginoon, ang iyong kalooban sa buhay namin. Hayaan namin na palagi yung Holy Spirit mo ay i-acknowledge namin sa buhay namin, O Diyos, upang magawa namin ang mga kahangahangang bagay sa aming buhay. Lord, gawin mo ang bawat isa sa amin, Lord God, ng mga anak mo na nandito ngayon na maging saksi ni Jesus, O Diyos, at patuloy ipaalam, Panginoon, ang kabutihan mo, ang kaligtasan mo sa ibang tao, O Diyos. Lord God, salamat po dahil napakabuti mo, Panginoon, at tunay po na ang iyong banal na Espiritu ay napakasarap ng Panginoon sa buhay po namin, O Diyos. Salamat, Ama. Lord, I lift my hands before you, my King, Hallelujah. And pray. Thank you, Lord. So I yearn for you. Jesus. I long to Hallelujah. See you move. Lord, Hallelujah. I lift my hands before my King and pray. Holy Spirit, let's sing together come yung ating pong chorus. In power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Fall on us, O Lord. Yes, God. Always, Lord, may your Spirit, Holy Spirit, fall on us, Panginoon, sa buhay po namin. Puspusin po kami ng banal na Espiritu at patuloy naming magawa ang mga kahangahangang bagay. Tulungan mo ang bawat isa sa amin sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ay maging malakas, matatag, at ipangaral ang iyong salita saan man kami naroon. At kami ay maging saksi, maging patotoo kung paano ka, O Diyos, ay napakabuti sa buhay namin, O Diyos. Salamat, Ama. Lord, ang bawat isang puso na nandito ngayon ay akin pong ipinagkakatiwala sa iyong mga kamay. Ikaw po ang kumilos, gumamit sa kanila. Palakasin mo sila ng iyong banal na Espiritu. Bigyan mo sila, Lord, ng power, Panginoon. Empower mo sila, Lord. I-equip mo sila, Panginoon, upang ang karian mo ay patuloy na lumawak at tumagok. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo po ang iyong mga anak at ang iyong salita na narinig po namin sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat po sa mensahe na ating po narinig sa umaga pong ito. Minsan pa po nating maranasan yung pagkilos ng banal na Espiritu sa ating po mga buhay. Tayo po lahat ay tumayo at balik po natin yung ating mga kaloob sa Panginoon ng buong puso. At pangunahan po tayo ni Sister Lou sa ating pong offering prayer. Let us pray. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, papuri at pasasalamat sa iyo, Ama, sa umagang ito sa iyong mga salita. Thank you, Father, for being with us always. At sa anumang sitwasyon, Ama, we invite your Holy Spirit to be with us. Sapagkat kapag kasama ka namin, Panginoon, there is love, there is joy, there is peace, and there is victory. Maraming salamat, Ama, for giving us life, for all the protection, provision, strength, good health. Thank you, Father, for your faithfulness, for your undying love, Panginoon, for giving us your Son, Jesus,
who died on the cross to redeem us from our sins. Ama, ang lahat ng mula sa amin, Panginoon, ay nanggagaling sa iyo. At lahat ng ito, Panginoon, ay binabalik namin, Panginoon, through our tithes and offering. Please accept and bless this offering, Panginoon, na siyang gagamitin ng aming iglesia para sa pagpapahayag na iyong salita, para sa iyong pangalan at sa iyong kapurihan. Maraming maraming salamat, Ama. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ. He is Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks 'cause it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord for us. Give thanks. Our God, our good Lord, full of love and grace, thank you for your blessing and daily provision to all CMPC members. Thank you also for giving us the strength to walk and the morning to offer to you. We offer our opening to you with all our heart and mind. Lord, please accept our opening and give us the wisdom to manage the morning that you gave us according to your will. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat po. Dako po tayo sa ating announcement. And pa, ano na lang po ng PPT. And Merry Christmas! Batiin niyo po yung katabi niyo. Ah, malapit na po, no? Sa Linggo na po ang Pasko. So, maligaya ang Pasko sa bawat isa po sa atin. And then, number two, evangelism activity. Yesterday was great by God's grace. Today, we have one more evangelism activity dito po sa ating pong simbahan. Mamayang alas 4 ay paki-invite po yung mga kapitbahay para sila po ay makarinig ng salita ng Diyos dito po sa lugar na ito. 4 p.m. po, they can come po dito po sa ating pong church. And then, please invite your friends, neighbor, all ages po, bata, young people, even mga adult. Lahat po ay welcome to atin mamayang 4 p.m. And please pray for the faithful teamwork and fruitful of the gospel. Amen po. Ito po ay magkaroon ng magandang bunga yung evangelism po na ito. Maraming makakilala sa Panginoong Diyos. And then next po sa ating pong announcement, thank you volunteers for the wonderful bazaar. We will use all the income for the scholarship budget. So palakpakan po natin yung mga nanay na tumutulong para patuloy makapag yung bazaar po natin. So salamat po sa Panginoon. I-bless po kayo ng Panginoon. Lahat po ng budget na yung gagamitin para sa ating po mga scholars po. And then number 4, caroling. Yan, this coming December 23 and 25. So yung 24 hindi po siya kasama kasi preparation na yun by family na mga ano po, 'di ba, mag-celebrate ng Christmas. December 23 and 24, yung dalawang date po na yung mga caroling yung mga young people po natin. So 4 p.m. onwards, pupunta po sila sa inyong mga
tahanan. Pero kung ayaw niyo po, okay lang din po. So yung gusto po na welcome yung mga youth natin, pwede pong papilap mamaya dito po sa akin. So yung family po ninyo na gusto pupuntahan, tapos anong date? Halimbawa gusto niya 25 ng hapon, yon, or 23 ng hapon. So kayo po mamimili kung kailan po kayo kakantahan ng ating mga young people. So malinaw po, lapit po kayo mamaya sa akin na lang po para may lista ko po yung inyo pong pangalan para mapuntahan po, ma-schedule po nila. So yun lamang po, salamat po. And then next po sa number 5, mission team po natin by January 19 to 24 and February 20 to 24. Next year po ito, 2023, mayroon tayong mga Korean visitor na makakasama po natin to celebrate din po ng ating church anniversary. And then, Great for Growth Christmas Vacation. So sa lahat po ng mga nag-tutorial sa church, noong December 15, ang kanila pong start ng vacation until January 14. After po na magre-resume po yung pagtuturo sa mga bata po nag-tutorial dito po sa church. So yun po. And then number 7 sa ating pong announcement. Yan, Christmas worship this coming Sunday, December 25, 9 a.m. sa mga bata. Kahit po Pasko, kasi nag-Sunday talaga yung 25, tuloy pa rin po yung Sunday school po namin. 9 a.m. po siya. And then 10:30, meron naman po tayong ano dito po sa ating pong simbahan. And then on that day, wala pong youth fellowship. So yung pong palit po nila yung caroling, mga ngaroling po sila sa inyo pong mga tahanan din ng 25. And then Christmas vacation ng mga ministry. Ayan, ito pa po ay by next week po, December 26 to 31. We have no midweek prayer meeting and Thursday prayer meeting. So yung 1 week po na yan ay preparation po ninyo para sa New Year, coming New Year. So 1 week, di ba? Yung bakasyon po ng bawat isa sa mga ministry po, pwede po kayo pakitandaan nyo po yung date po na yan. Wala po muna tayong prayer meeting. Next po, sa announcement, meron pa po ba? Yan, wala na po. Sige po, meron pong young people na ngayon yung kanyang birthday, si Pioni Miel. Birthday niya ngayon, pumatak ng 18 talaga. Yung mga this week birthday, celebrant po natin. Sila yung this week birthday celebrant. So pala, kantahan po natin sila ng happy birthday song. Yan. Yeah, let's sing together happy birthday para sa kanila. And then yung mga senior, next week na lang po natin kakantahan yung mga magbo-birthday ng by next week yung mga senior natin. Sige, let's sing together. Pioni and Suji, happy birthday. Po kay Pioni and Suji, Ate Suji. So, salamat po sa inyo. Ngayon po may magte-testimony po sa atin sa araw po na ito ay ipapakita yung kabutihan ng Diyos sa buhay po niya. Siguro unahin ko si Sister Irma. Yan, Sister Irma, palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Salamat po, Sister Irma. Congrats din po. Yan, ako naman po yung next. Yan, so, yan, kinakabahan ako. Yan, so salamat po sa Panginoon, sa kabutihan po niya sa buhay ko. Grabe po yung pinapakita niya palaging
kabutihan niya sa akin. So, ang pangarap ko po dati, maging Sunday school teacher. Second year high school, nung ako po ay naging Sunday school teacher, nagtuturo sa mga Sunday school, yung mga batang katulad po nila. And then every time na tinatawag nila akong teacher, happy na po ako doon. Pero nung lumipat po ako dito sa Kupang, taga-Taytay po ako eh, lumipat ako sa Kupang, maraming bata kasi hindi ko po itinitigil yung pagtuturo sa Sunday school. Even nung nag-start ako ng second year high school, until up to now, tuloy-tuloy po yung paglilingkod ko sa Sunday school teacher. So until that day, ang sabi ko sa Panginoon, Panginoon, mahal ko yung pagtuturo. Nais ko gamitin mo ako para sa pagtuturo. And then, nung nandito po ako sa Kupang, kapag tinatawag akong teacher sa labas, nahihiya po ako. Kasi tinitingnan ako ng mga tao, teacher pala siya. Parang ganun. Pero sa sarili ko, hindi ako yung tunay na teacher. Parang sa sarili ko, Sunday school teacher lang ako. And then, after noon, sabi ko sa sarili ko, sa Panginoon, alam ko, guro ako na nagtuturo sa mga bata. And then, I experienced sa DCLS. Maraming taon po. 2 years ako nagturo sa kanila. And then, sinabi nila sa amin ng Pastor Kim, you can teach para sa kanila. Pero sa sarili ko, merong doubt. Sabi ko, hindi ako lisensyadong teacher, hindi ko kaya. Pero by God's grace, tinanggap ko yung opportunity na magturo po dun sa preschool. And then, after po noon, I experienced marami ring parang discouragement sa mga magulang. Kasi, hindi mo mapiplease lahat ng magulang eh. May mga magulang na matalino at sasabihin, tatanungin, meron ka bang lisensya? Nagtuturo, di ba? Meron ka bang lisensya? And then, nasaktan ako, syempre, bilang isang nagtuturo ng preschool. Pero, naging ano yon, parang pinanghawakan ko po yun na ang Panginoong Diyos ang tumawag sa akin, hindi yung mga tao. Pinangawakan ko po yun. And then, nung bata ako, kahit kailan, hindi ako nakatanggap ng parabang masakit na salita. Pero natanggap ko yun sa DCLS na magulang. Hindi ko nasasabihin kung ano yung salitang sinabi nung magulang na yun. Pero napakasakit. Even bata, pag narinig yung salitang yun, masasaktan siya. Pero tinanggap ko lahat yun. Yung salitang masakit na yun. At sabi ko, even sila sa amunin si Pastor Kim, nung mga hindi pa parang established yung DCLS at the time, kaya mo, mag-take ka, try mo lang. Parang in-encourage nila ako mag-take. Kasi nga, yun po yung parang pinakang requirement sa DepEd. Diba? Kasama kami sa list ng teacher ng DCLS, pero hindi kami lisensyado. Pero nais ang Panginoong Diyos ipakita sa akin, anak, mahal kita, meron akong magandang plano para sa iyo. Meron akong magandang gagawin para sa kayo. And then 2021, online class, nag-take po ako ng 18 units kasi graduate po ako ng 4 years school ng theology. At that time, nag-aaral po ako sa theology. Even yung mga professor po namin, ini-encourage kami, maraming kailangan ng mabuting guro. Maraming kailangan ng guro na mayroong Kristo. Kasi maraming teacher, hindi karapat-dapat na magturo. Matalino pero hindi nagtuturo. Guro pero hindi nila ginagamit yung tamang profession nila. Kaya ang sabi ng professor sa Bible school, kayo na mga Kristiyano, kayo yung magturo sa kanila kasi kailangan nila kayo. Kaya at that time, naisip ko rin, ito yung love ko, ito yung binigay na talento sa akin ng Panginoon. Bakit hindi ko gamitin? And then after po noon, lahat ng yung favor ng Panginoon during sa Bible school, nakatanggap po ako ng sponsor mula sa Korea, hindi ko po alam kung sino sponsor na yon. Lahat yon pre-nubay, pamasahe, pati yung tuition fee, wala akong inisip. Tapos, sabi ng magulang ko sa Taytay, anak, mag-take ka ng scholarship sa Taytay, municipal. At that time, hindi ako matalino, average lang. Nung high school ako, alam ko, nakakasabay ako sa klase. Kasi medyo matangkad pa ako noon. Tapos may mga kaklase ako maliliit na lalaki. Lumalapit sila sa akin, kinokopya nila ako. Alam ko sa sarili ko, hindi ako matalino, pero kaya ko naman na makipagsabayan sa pag-aaral. And then sabi ng tatay ko, anak, try mo lang. At that time, Bible school student po ako. Kasi syempre, may pamilya na, maraming pangangailangan sa buhay. Nag-try po ako na mag-take ng exam sa Taytay Municipal. And then nakapasa po ako ng scholarship. 2 years, pre-nubide nila yung parang pang miscellaneous or pang
tuition fee, mga pangangailangan, nag-provide po yung municipal ng Taytay sa akin. So salamat po yun sa Panginoon. Kasi naipasa ko yung exam. May exam po yun eh, bago ka maging scholar ng Taytay. And then, after po noon, tuloy-tuloy po, hanggang matapos ko po yung 4 years course. And then, na-stop po ako. And then, yung mga kasabayan ko sa Bible school, natapos na nila yung 18 units nila, naging teacher na sila, nakapasa sila sa board exam, and then naiwan ako. Although marami pa mga kasabayan kong hindi pa rin nagtetake, pero sa sarili ko, Lord, huli na ba para sa akin? Parang late na po para sa akin. I'm 35 years old, hindi ko na kaya. Parang ganun yung sa isip ko. Pero ang sabi ng Panginoon, palagi kong tinatandaan na maraming bagay hindi kayang gawin ang tao. Pero kayang-kayang gawin ng Diyos. And then September 25, yun po dapat yung exam day ko sa LET. Ibig sabihin, licensure exam for teachers. September 25. Before that day, naghihintay ako kung nasa list ako na mag-exam. Kasi may mga tendency hindi na nasasama yung pangalan dun sa mag-e-exam. Then dumating na po yun, na-delay. Ginawang October to October, September 25, ang prayer ko sa Panginoon, Panginoon, sana wala ako sa schedule ng sermon. Basta wala ako sa schedule ng sermon ng Sunday school, even a Sunday worship. September 25, wala po ako lahat sa schedule. Sabi ko, Lord, salamat. Pero na-delay. Ginawang October 2. So ako yung nakatapat na sermon. Sabi ko, Panginoon, paano to? Hindi ko alam paano ko magpapaalam kay La Pastor, kay Samuni, baka hindi ako payagan kasi nga tumapat na Sunday po talaga yung exam ng mga para sa mga teachers po. Pero nagpaalam po ako, nilakasan ko yung loob ko, and then salamat po sa Panginoon kasi pinayagan naman po nila ako na go to take the exam, kaya mo yan. And then after po noon, October 2, before po ako pumunta dun sa pinakang venue nung exam, naggawa ko ng QT, and then in advance ko yung sermon ni Pastor Kim, nabasahin ko. And then ang baon ko lang noon ay kanin at ulam lang. Pagdating ko dun sa Colegio de San Juan de Letran, sa Manila po yun, maraming yung mga kasabayan ko po ay maraming baon. Ang dami nilang chocolate, isang bag, parang mag-field trip. Isang bag, tapos mga candies para hindi antokin. Kasi yung exam po ay full day. Simula umaga, 4:30 na ako nagising. Mag-i-start yung dadating ka ng school 6. Pero mag-i-start 8 a.m. pa. Hanggang hapon na po, hanggang 6:30 yung tatlong batch ng exam. E di kailangan ko gising ako. Tapos kailangan ko ng pagkain, ng chocolate or ng candy. Pero wala akong baon eh. Hindi ako prepare. Hindi ko naihanda yung lahat. So at that time, may mami doon na medyo katabi ko. Mami, pengi naman akong candy. Humingi ako ng candy kasi alam ko sa sarili ko, antukin ako sa exam. So binigyan niya akong candy marami. At saka, meron pang chocolate. So kinain ko po yun bago mag-exam. So, and then yung mami po na yun, accidentally, tinanong ko siya saan siya nag-school. And then, yung kabatch niya pala, nung nag-aaral sila, pinsan ko na minister ng Methodist. So, parang naging ano siya sa akin. Sabi ko, talaga kilala mo pala yung pinsan ko. Tapos, matanda na po siya. Sabi niya, I will try lang. Itatry ko lang mag-take that day. And then, doon na, nag-umpisa na po kami magkwentuhan. After po noon, first exam, 2 hours, pero 100 questions. Napakabilis po nung 2 hours. So 100 question, napakabilis. Parang nakulang ako. Hindi ko nabalikan yung mga hindi ko sure. Marami po, hindi ko na nabalikan. Hinayaan ko na lang yun. Pangalawang batch, 2 hours ulit. 100 question ulit. Nadalian po ako dun sa kalagitnaan. Kasi alam ko, narinig ko yung sa review. Hindi po ako nag-review center or something. Self-review lang po ako through YouTube. Ginagawa ko po mag-review pag naghuhugas ng plato, pag naglalaba, basta yung mga may ginagawa din ako. Even pag nagwawalis dito po sa church, naririnig ko po yun sa review ng sa YouTube. Ganun lang po. Ibig sabihin, hindi puli yung ginawa kong pagre-review. Kaya ang sabi ko sa Panginoon, Panginoon, ikaw na bahala. On the way nung papunta ko dun sa school na pinag-examan ko, tumingin ako sa langit and sabi ko, Panginoon, sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang lahat. And then,
yung pinakang binigay niya sa akin na confirmation, mahal kita anak. Yun po yung confirmation na binanggit ng Panginoon para sa akin. Mahal kita anak. Yun yung narinig ko sa Panginoon. After noon, natapos ko po yung exam. Yung pangatlong exam, na-rush na po kami dahil medyo ano na eh, nag-aalisa na yung iba, yung mga katabi ko, ang bibilis nila pong matapos, siguro mga nag-review center sila. So, konti na lang kami naiwan. Sabi ko, Lord, ayoko na, tapusin ko na to para makauwi na rin ako. So, after noon, pinagkatiwala ko na lahat sa Panginoong Diyos. Kasi alam ko sa sarili ko, yung capacity ng kakayanan ko lang, kung ano yung naihanda ko. Pero sa Panginoon, alam niya kung ano yung pwede niyang gawin para sa akin. So, salamat po sa Panginoon. Yung October 2 na yon, after po noon, almost 2 months yung waiting. Napakatagal po eh. Dumating po yung result nito lang Sabado ng madaling araw, 12:35, mga ganun po yung oras. Patulog na po ako noon kasi nakapalaw ako sa PRC na page. Nakikita ko lahat yung update pero sabi ko, Lord, napakatagal naman ng result. Even yung mga tao na nakakaalam, hindi po kasi alam ng ibang member, Teacher Weng, sila summoning Pastor Kim, even yung pamilya ko lang yung nakakaalam na nag-take ako. Ayokong ipaalam kasi baka bumagsak, di ba? Parang nakakahiya para sa pagnalaman ng mga tao. Pero lahat ng yung pinagkatiwala ko na lang sa Panginoong Diyos. Ikaw na po bahala sa lahat. So nung Sabado ng madaling araw, tiningnan ko po pangalan ko. Ako lang po. Hindi pa nila alam. Tiningnan ko po lahat. Maliit lang po eh kasi sa cellphone, napakaliit ng pangalan na lalabas. So tiningnan ko po yung pangalan ko. Nanginginig po yung kamay ko. Yung unang scroll ko, nasa ano na ako, 670 plus na page na, napakaba eh, yung apelido ko, letter G. Buti hindi naging letter C, kung in-scroll ka, di ba? 600 plus na. And then, binalikan ko, parang hindi ko napansin yung pangalan ko, yung unang scroll. And then, pangalawang scroll, nakita ko na po yung pangalan ko. So, salamat po sa Panginoon kasi... ito po ay unang take ko po ito. And then sabi ko sa Panginoon, kasi under kami ng old curriculum. Next year, sila na po ay under ng new curriculum. Ibig sabihin, wala na sa pinag-aralan ko yung mga eksamen. And then, sabi ko sa Panginoon, ito yung una at huli akong magte-take. Sabi ko, Lord, first and last na to, wala nang iba. Kayang-kaya mong gawin yung himala para sa buhay ko. So, nung time na yon, Sabado na madaling araw, I cried to the Lord nung nabasa ko po yung pangalan ko. Kasi diba parang, Lord, napaka-imposible, pero sa'yo, posible ang lahat. Kaya sa mga kabataan, even yung mga young adult po natin, sometimes sa isip ninyo, Lord, uli na ang lahat para sa akin, hindi po uli ang lahat para sa inyo. Kayang-kaya nyo pong gawin, kasi meron kayong Diyos sa inyo po mga buhay. Amen po ba? So kapag nangarap po tayo, yung pangarap po natin, ipagkatiwala po natin lahat yan sa Panginoon. Sabi po sa Lucas 18 verse 27, may mga bagay na hindi kayang gawin ng tao, pero kayang-kayang gawin ng Diyos. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Salamat po Panginoon. At ngayon po, meron po tayong special number mula sa mga bata. Yan, na ibibigay po para sa atin sa umagang ito. Thank you.
check. Yan. Okay na. Okay lang. Yan. Salamat po. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng mga batang ito. Yan. Tayo po lahat ay tumayo at sama-sama po nating banggitin yung ating pong congregational prayer state ng sama-sama. Okay po. Number one sa ating pong panalangin. Yan. Panginoon, naway puspusin mo po ang bawat isa sa amin ng iyong banal na espiritu. Manahan ka sa amin, Panginoon, upang makita ng mga tao ang liwanag mo sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming komunidad, at sa aming bansa. Amen. Panginoon, tulungan mo po kaming maging tapat sa mga gawain na ipinagkatiwala mo sa amin. Tulungan mo po kami na maging mabuting huwara ni Kristo sa aming araw-araw na buhay. Amen. Panginoon, isinasamo po namin sa iyong pangalan na naway lumago ang aming simbahan, hindi lamang sa bila, kundi lumago nawa ang pananampalataya ng bawat isa upang mas lalo kaming maging kagamit-gamit para sa iyong kaharian. Amen. Panginoon, idinudulog po namin sa iyo ang aming bansa. Tulungan mo po ang aming bansa na maging sentro sa Jesus at mapagtagumpayan ang anumang darating pa ng mga kalamidad. Amen. Panginoon, patuloy ka po mag-ari sa buhay ng aming missionaries, ministers at mga leaders sa aming iglesia. Ang banal na espiritu mo ang patuloy na gumabay sa kanila upang ang kaharian mo ay patuloy na lumawa. Naway ang buhay nila ay maging mabangong handog sa Diyos. Amen. Tayo po ay sama-samang umawit ng The Lord's Prayer Song.
Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit, be with all Chin Peace members and Grace Peace Church Evidence, sir. Amen. Amen. Salamat po at see you next Sunday. And mamaya po, paki-invite po yung mga target niyo po for evangelism, 4 p.m. po. Thank you.